Welcome back, mga Kaltab! Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kumbaga, trending na naman po sa mga ilang netizen, mga Kaltab. Alam nyo naman po pagdating sa pagbibigay ng update, hindi po tayo magpapahuli. Lalong-lalo na nga po sa mga taong, kumbaga, alam nyo na, mga Kaltab. Ito, patunay lang po ito, mga Kaldab, kung gaano po kaingay si Mengay at si Alden. Lagi po talaga nakukumpirma. Ibig kong sabihin, sinasamantala po nila kapag trending si Mengay at si Alden, nagpo-post po talaga ang mga admin ng Armin Fanatics at Main Fanatics. Pero kung totoo o kung pagbabasihan nyo naman po, wala naman po talagang katotohanan yung mga ina-update nila. Di po ba? Sinasabing nasa Italy na nga po raw si Main Paul Carson. Kasama si na Congressman Spotted at ilang mga grupo nito. Pero bago tayo magsimula at bago natin pag-usapan itong pinakamainit na update po ngayon sa social media, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Unahin po natin muna kay Alden. Marami pong nagko-komento dun sa mga in-updates natin. Totoo naman po eh, hindi po ba? Malaking sampal ito kapag binabalita ako. Hindi po kasi matanggap ng GMA na malaki po talaga inambag ng Aldab Nation sa karir ni Alden Richards. Hindi naman po talaga sila totally ang nag-ano niyan eh. Kumbaga, ang nagpasikat ng gusto. Although sikat na nga po, i-remind ko lang ha, ulitin ko lang po sa mga hindi masyado nakakaintindi. Ipapaliwanag ko lang. Oo, nandun na po tayo. Sikat na po si Alden Richards noong mga panahon na yon. Di po ba? The Road. O, pumutok yon. Di po ba? Tapos kila De Los Reyes. Di po ba? Maraming nag-react doon, maraming ano na doon. Ang tanong, nung pagkatapos noon, di po ba, nung 2014, lumangya na o malamya na nga po ang karir ni Alden. Kasi marami na po mga artista nagpasukan, marami na mga, kumbaga, masasabi natin na bumango pagdating doon. Yung tipong makikita mo na ang laki ng pagbabago. Ang daming mga artista na sumibol na binigyan agad-agad ng mga project. Ito yung mga baguhan. Hindi na tayo magbabanggit ng pangalan dahil sikat na rin po sila. Baka sabihin, eh ganito ganyan, di po ba? Hindi rin naman natin masasabi, iyo ikukumpara. Ang sa akin lang po, binibigyan ko lang po kayo ng update doon sa mga walang alam. Kasi nung bumagsak po yung karir ni Alden, hindi na nga po ito binigyan pa ng mga project. Hindi na ito nag-guess sa kumbaga sa noontime show ng tuwing linggo, di po ba? Kaya nga po ako mga Kaldab, sabi ko nga po sa inyo, depende na lang sa mga nagre-react. Ito po yung mga nagre-react, wala pong alam. Di po ba? Galit lang po sila na sinasabi nila malaki ang utang na loob ni Alden Richards sa Aldab Nation. Totoo naman po eh. Pero hindi naman namin yan binibigyan ng ano, ng kumbaga mali po sa mga inaakala ng iba. Ang gusto lang po kasi ng Aldab, eh kahit papaano, maging part din sila. Di po ba? Hindi yung inaangkin lang kasi ng GMA. Yun lang naman po yung punto namin. Real talk to, mga Aldab. Inaangkin po kasi ng GMA. Hindi man lang nila sinasama yung Aldab Nation. Siyempre, nakakadismaya. Di po ba? Kahit kung wala naman po kasing Aldab, wala rin si Alden Richards eh. Di po ba? Dahil magre-resign na po talaga siya. Kaya lang nag-click ang tandem nila, nila Mengay at ni Alden. Kaya nga po Aldab eh. Di po ba? Real talk yan mga Kaldab. Well, punta na po tayo dito sa pinakamainit. Nako, marami na naman magre-react sa akin yan. Nako, Mr. Destiny, bakit mo na naman yung pinos? Bakit na naman yan ang updates mo? Dapat kay Alden Richards ka lang. Well, para lang po sa kalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at mga bumibisita. Ito po yung private account na sinasabi ko. Mas lumalabas ito kapag
maingay si Alden. Lumalabas ito kapag pinagpipiestahan si Alden. Ito po yung isa sa rason, di po ba? Sa tingin nyo, Italy nga po ba talaga yan? Di po ba? Although sabihin natin Italy yan, pero napaka, kumbaga napaka-aliwalas naman po. Di po ba? Gaya na sinasabi ko, may mga bagay-bagay po na mapapaisip din po kayo. Di po ba? Ito ha, tignan nyo na lang po yung mga post. Titignan nyo po, ito na lang po yung taong to. Tignan nyo yung paa niya. Di po ba? Tapos ito naman po yung katabi ni Mengay. Pagdating dito, yung kamay ni Mengay lumiit. Tapos ito naman, di mo alam kung sali-salis eh. No? Ito yung sinasabi ko mga Kaldab na mahirap pong ipaliwanag. Lalo na nga po pagdating sa social media. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Para lang po sa mga dumadaan at bumibisita. At eto, titignan nyo naman po mga Kaaldab. Di po ba? Ano yung nakaharang na to? Di po ba? Bag po ba yan? Pero pag dito, sa bagay mga Kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, mahirap po talaga magkomento. Lalo na po kapag maraming bitter. Lalo na kapag sinasabi nila, nako Mr. Destiny, kumbaga umayos ka, di po ba? Hindi mo lang matanggap, hindi mo lang kumbaga magawang matuwa dahil nasa Italy ngayon si Mengay, masayang masaya siya kasama si Congressman Espated. Okay lang naman po 'yon. Sabi ko nga po sa inyo, present naman po yung ina-update natin eh. Kaya nga po itong hamon nga po sa mga Armin, bakit hindi po nagpo-post si Mengay? Bakit walang post si Mengay sa red carpet? Di po ba? Bagkus yung iba kapag pumupunta sa red carpet, talagang ipinopost sa social media, sa Instagram, sa Twitter, talagang ganun din kay Congressman Espated. Bakit wala? Di po ba? Real talk to mga Kaldab, wala eh. Kaya nga po marami nagtataka, marami nagtatanong, ano ba talaga? Nasa Switzerland ba sila? Nasa Italy? Siyempre, post nila ngayon Italy. Bukas sa makalawa, o sabihin na natin sa 23, 24, malamang sa Greece na yan. Di po ba? Yan naman po kasi yung mga sinasabi na pupuntahan nga po daw ni Congressman Espated at ni Mengay dahil nga po daw sa, kumbaga, kasama na nga po raw sa mga bibisitahin niyang lugar. Di po ba? Pero Well, mahirap po muna magkomento. Tapos expensive po daw sariling pera nila. Wala namang problema doon mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po natutuwa yung mga iba. Hindi naman po natutuwa yung mga taong akala nila porket post ng ganito. Mga maraming army ng natutuwa. Yung iba po nababatikos lang eh. Bakit kailangan mag-post sa private account? Bakit kailangan po private ang mag-post kesa po sa social media account ni Congressman Espated? Di po ba? Walang pagbibigay ng update? Di po ba? Gaya nga po ngayon, ha, sa pulong o sa 6 years anniversary ng McDo ni Mengay, wala man lang paramdam. Wala man lang pagbibigay ng supportahan nyo, etc. Yung post niya sa Instagram, sa Twitter, wala po eh. Tapos birthday ni Yaya Pepe. Parang ngayon, mga Kaldab, talagang eto, base lang naman po sa mga nagiging pahayag, sa mga sinasabi po nila, parang yung social media account ni Mengay, parang naka-freeze. Di po ba? Kasi simula yung pinakamainit niyang post na pumunta sila ng ibang bansa ni Congressman Espated Kuno, ay binatikos. Tapos nagkaroon ng issue na medyo mabigat. Di po ba? Yan ay base lang naman po, mga Kaldab, sa mga nakakalap nating impormasyon. Alam nyo naman po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Kaya sa mga nagsasabing, nako, kumbaga, sino ba nagbibigay ng update si Mr. Destiny? Eh, bitter na bitter yan eh. Bitter daw po tayo, bitter daw po tayo kapag tayo nagbibigay ng update. Bitter daw po tayo kapag ang pinapaliwanag natin against sa kila Mengay at kay Congressman. Magpakita sila ng mas maganda. Magpakita sila ng totoo. Hindi po yung mga scripted na. Di po ba? Para mas mapaniwala nila ang ilang netizen. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest
at sariwang update. Abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.